one envelope at sa loob po ng envelope ay nakasulat po ang kanilang question. So here with me, Ate Kim, paso. Let's start the final question and answer portion. To start with, may colon candidate number one. And so ready na po ba? Please speak your card. The question is, ano ang pinakamahirap na problema ang kinakaharap ng ating mga anak sa lipunan ngayon? Again, ano ang pinakamahirap na problema ang kinakaharap ng ating mga anak sa lipunan ngayon? Thank you very much, candidate number one. Ayan, let's proceed to candidate number two. Please get your card. The question is, bakit ikaw ang dapat tanghalin na Miss Tamsi 2023? Again, bakit ikaw ang dapat hangalin na Miss Tamsi 2023? Thank you po for that wonderful question. Para po sa akin, bilang, kung kunwari ako po ang mananalo bilang Miss Tamsi, mapapatunayan ko po na hindi lamang po para sa sexy ang ganitong pageant, para rin sa mga matataba. Dahil ang sukatan po ng ating pagkatao, hindi po nakikita sa hugis ng ating katawan. Sexy man tayo o payat, mataba man tayo, o kahit anong uri ng ating kasarian, may karapatan po tayo dahil sa kata ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Yun lamang po, NI. Thank you! Alright, thank you very much, candidate number three. And now it's your turn, candidate number three. Thank you once again, candidate number two. Ayan, so please kuha ka po ng iyong card. Ang katanungan ay, magbigay ng mga nagagawa na ng mga babae ngayon na di nila nagagawa noon. Ulitin ko, magbigay ng mga nagagawa ng mga babae ngayon na di nila nagagawa noon. Maraming salamat sa magandang katanungan. Unang-una, bilang isang babae, kailangan nating maging empowered, lalong-lalo na sa ating mga barangay. Hindi lang sa ating barangay, kundi sa ating munisipyo. Kung pwede man natin gawin hanggang sa munisipyo, gawin natin hanggang probinsya. Kasi bilang babae, hindi tayo mga perfecto. Maganda akong nanay, maganda akong asawa, maganda akong kaibigan, pero isa lang masasabi ko. Ang katanungan para kay candidate number 4 ay, ano ang magmahanda ang ginawa mo para sa pageant na ito? O hindi po, anong magmahanda ang ginawa mo para sa pageant na ito? Salamat po sa napakagandang tanong. Bilang isang ina o babae, ang ginagawa ko ay nagpalakas po ako, nanalangin, at higit sa lahat, maraming salamat po, candidate number 4. And now let's
proceed to candidate number 5. Ang katanungan ko ay, kailan ka ba nagkakamali kung ikaw ay palagi namang tama? Ulit ito, kailan ka ba nagkakamali kung ikaw ay palagi namang tama? Ang hirap. Nablangko lang si inay. Kaya tayo nagkakamali. Okay, thank you very much, candidate number 5. So, announcement lang po, no, paalala, when our candidate is answering here in front, so, manatili po tayong tahimik, okay? So, let's proceed to candidate number 6. The question is, anong magandang naiaambag sa lipunan na pagiging Marites o Marisol? Ulitin ko, anong magandang na iaambag sa lipunan ng pagiging Marites o Marisol? Thank you, sir. Para sa akin, ang iaambag ng isang Marites at Marisol ay wala. Dahil ang Marites at Marisol, yan po ay sumisira sa isang relasyon ng tao. And I thank you. Wow, thank you very much, candidate number 6. Parang may pinangguhong po tayo. Well, let's proceed to candidate number 7. Please pick your card, candidate number 7. Ang katanungan para kay candidate number 7 is, sino ang hinahangaan mong artistang babae at bakit? Ulitin ko, sino ang hinahangaan mong artistang babae at bakit? Thank you, candidate number 7. And now let's proceed to candidate number 8. Ulitin ko, anong pinakamahalagang bagay para sa isang babae at bakit? Thank you, sir. Para po sa akin, ang pinakamaganda po para sa babae ay ang isang magiging asawa. Bakit? Dahil ito ang nagsusuporta at nagbibigay ng totoong pagmamahal sa isang pamilya upang number 8, and now let's proceed to candidate number 9. And the question is, anong hindi magandang katangian mo ang gusto mong baguhin at bakit? Ulitin ko, anong hindi magandang katangian mo ang gusto mong baguhin at bakit? Wala na. Thank you for the answer. Ang isip na lang yun, at iba
Maraming salamat, candidate number 9. Now, let's proceed to candidate number 10. The question is, para sa iyo, alin ang mas mahalaga? Talino o kagandahan? Ipaliwanag ang sagot. Ulitin ko, para sa iyo, alin ang mas mahalaga? Talino o kagandahan? Talino. Para sa akin, mas malaga ang matalino dahil kapag ikaw ay matalino, kaya mo maging maganda at kapag matalino ka, kaya mo din yung meron kang respeto sa mga tao. At saka yung kakataliwan mo, kaya mo yung gamitin sa mga pagpapaganda. Salamat, candidate number 10. And now, let's proceed to candidate number 11. Ang katanungan ay, pumili ka, maginhawang buhay, ngunit malayo sa pamilya, o mahirap, pero sama-sama. Ipaliwanag ang sagot. Ulitin ko, pumili ka, maginhawang buhay, ngunit malayo sa pamilya, o mahirap, pero sama-sama. Salamat po, sir, sa inyong magandang katanungan. Yeah. Para sa akin, pipiliin ko yung sama-sama kahit mahirap. Kasi pag sama-sama kami, ay giginhawa ang buhay, tulong-tulong sa lahat ng kamarap. Kaya aanhin ko man ang magiging malayo kung magiging wasak din ang pamilya. Maraming salamat, candidate number 11. Now, candidate number 12. And the question is, ano ang nagpapaganda sa isang babae? At bakit? Ulitin ko, ano ang nagpapaganda sa isang babae? At bakit? Sexy ang maganda, lalo na kaya at taba, walang pinipinig maganda o sexy. Thank you. Maraming salamat, candidate number 12. Now it's your turn, candidate number 13. At ang katanungan para sa your candidate number 13 ay, sa iyong opinion, anong sakripisyo ang nagagawa ng mga babae na higit pa sa mga nagagawa ng lalaki? Ulitin ko, sa iyong opinion, anong sakripisyo ang nagagawa ng mga babae na higit pa sa nagagawa ng mga lalaki? Salamat, sir. Okay, so ang katanungan para sa iyo, candidate number 14 ay, anong katangian mo ang sa tingin mong maganda at dapat tularan ng kapwa mo babae at bakit? Anong katangian mo ang sa tingin mong maganda
kapulada ng kapwa mo babae at bayan. Maraming salamat. Well, thank you, man.